Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Habang abalang marami sa holiday season, tila hindi raw gaanong nabigyang pansin ang paghahanda sa bagyong Senyang. Ayon yan mismo sa Office of Civil Defense Region 7. Aabot na nga sa 53 ang bilang ng mga namatay dahil sa landslide at baha. Pinakamarami sa mga nasawi ang mula sa Southern Cebu kung saan naganap ang 3rd paglandfall ng bagyo. Makibalita tayo kay Alan Domingo ng GMA Cebu. Hindi lubos maisip ng mga taga Southern Cebu ang naranasan nilang malalang pagbaha ng manalasa sa lugar ang bagyong Senyang, tulad na lang sa bayan ng Alcantara. Ayon sa mga residente, mahina lang naman ang pag-ulang dala ng bagyo pero sobrang dami ng bahang rumagasa sa mga bahay, pananim at iba pang istruktura sa lugar. Nagmistula pang malaking swimming pool ang mga kalsada sa ilang barangay dahil sa baha. Ang barangay poblasyon isolated dahil hindi madaanan ang mga binahang highway na papasok sa lugar. Pero ang ilang motorista nangahas makadaan sa binahang kalsada. Ayon sa alkalde ng bayan, ilang beses na silang nasalanta ng bagyo pero ito ang unang beses na nakaranas sila ng malalang pagbaha. Mone problema din ginagikan mga tubiga. Nagsilikas naman sa mga evacuation site ang maraming nasalanta ng bagyo. Sa bayan ng Runda, 2 pamilya ang natangay ng malakas na agos ng baha. Sa huling talaan ng lokal na pamahalaan, aabot na sa 13 ang namatay habang 3 pa ang patuloy na pinaghahanap. Kay kami, nakabakwit man may nga sa babaw. Nga, pag-uli na ako pagkabuntag, muna'y nagsugat nga. Hurot na akong mga anak o pamilya ka na apo. Sa bayan naman ang dumanhog, inanod ng baha ang mga bahay, ari-arian, pati alagang hayop at mga kutse ng maraming residente. Ang ilang gamit na natangay ng baha sa dalampasigan na natagpuan. Hindi rin nakaligtas ang mga pananim na saging at iba pang produktong pang-agrikultura. Kalit yung kayo nga ng kusog at tubig mo nga. Ang among ubang silingan, perti lamong gula kay wala na namo nakit eh. More than 50% of Barangay Tabon is badly hit and it's damaged. The houses, you can see, all the houses are damaged. Tubig at putik naman ang pumasok sa mga bahay sa bayan ng Barili. May 2 bata namang kritikal ang lagay ngayon matapos matabunan ang gumuhong lupa sa isang housing development site sa bayan ng Consolacion. Ayon sa caretaker, ipinagbabawal talaga nila ang paglapit ng mga residente sa lugar pero sadya lang daw may nakalulusot. Maging Cebu City, di rin nakaligtas sa gubit ng bagyong Senyang. Bumagsak ang mga bato sa kalsada mula sa bundok sa Barangay Busay. Bumigay naman ang bahagi ng Trans Central Highway sa bayan ng Balamban dahil din sa pag-ulan. Dahil dito, motorsiklo lang ang pinayagang magkadaan sa highway. Sa lungsod naman ng Lapu-Lapu, ilang bangka rin ang sinira ng malakas na alon. Ayon mismo sa Office of Civil Defense Region 7, tila nagpakakampante ang mga mamamayan ng Central Visayas kaya hindi nakapaghanda sa bagyo. Marami raw kasing nakatuunan ang pansin sa pagsalubong sa bagong taon. Alan Domingo, Nagbabalita, Pilipinas.